FBI ang kopya mula kay Benher Loy kung saan may ilang taga-media na nakatanggap umano ng cash gift mula kay Janet Lim Napoles. Mismong kampo naman ni Napoles ang nagsabi wala dapat sa kontrobersyal na listahan ng mga transaksyon ni Napoles si Senador J.V. Ejercito. Sino kaya ang nagkamali? Saksi si Ruth Cabal. Sa Napoles man na pinasa kay Senator Panfilo Lacson sa pamamagitan ng mister ni Janet Lim Napoles o sa Napoles na binigay mismo ng Umanoy Pork Barrel Scam Mastermind kay Justice Secretary Laila De Lima, 12 senador ang nasa parehong listahan. Pero isa sa kanila, pinalagan mismo ni Napoles at di raw dapat nakalista ayon sa kanyang abogado, si Senator J.V. Ejercito. In fact, nung alaman niya yung list na yan, ay, mali. Sumigaw pa siya. Mali. Wala naman si JB. Wala naman si JB dito. Pag-alit niya yun, pinangmahan niya yung delisyon. Ang diniktahan ng listahan na si Attorney Stephen David, inako ang pagkakamali. Sinulat kamay lang daw niya ang Napoles nang idikta sa kanya. At nalito sa magkapatid na JB Ejercito at Jingoy Estrada, na pareho niyang naisama ng i-encode ang listahan sa computer. Sinisisi naman ni Ejercito ang tila hilaw na pagkakadawit sa kanya. Kina Rehabilitation Czar Panfilo Lacson na nagsumite ng listahan at kay Senate Blue Ribbon Committee Chair T.G. Gingona na nagsapubliko ng mga listahan. Wala pang tugon dito ang dalawa. Kung sino yung mga naglabas na mga naglistahan na ito, siguro ay deserve an apology sa pagkakadawit ko na wala naman akong kinalaman. Sabi ni David, wala na raw mababawa sa listahan bukod kay Ejercito. Yan ay kahit may mga politikong nagpadala na daw ng emisaryo kay Napoles. Marami raw na nakikiusap, huwag siyang isama, etc. At sa gitna ng pagtanggi ng marami, sinabi ng kamo ni Napoles na may iba pa silang mga ebidensya laban sa mga sangkot, maliban sa mga hawak ng dokumento. O, hindi mo siya kilala, pero mamaya bigla magkasama pala kayo sa mga party. Mga dinner, di ba? Kasi remember, meron silang official videographer, meron silang official photographer dyan. At saka remember, lahat na pumunta sa office niya, merong mga CCTV doon. Ay, paano kung na-production, di ba? Wala mang mababawas, aabot raw sa mahigit 15 senador at mahigit 70 congressman ang nasa listahan. You will be shocked kasi in the next, forthcoming list, mas madami. Dahil sa paiba-ibang pangalan sa iba-ibang listahan, tuloy ang tanong ng media sa Justice Department kung ano ang totoo. Bakit niyo ako tinatanong pa rin sa mga ganyan na hindi ko pa nga yan masasagot? That's why I didn't want to disclose the list in the first place until the subpoena is there. Yan ang problema, na pag ni-disclose ang mga ganyang listahan, listahan lang. Wala yung narrative. Sinabi rin ni De Lima na binubusisi pa ng NBI ang kopya nito ng hard drive ni Benher Loy, kaya di pa matiyak kung merong tungkol sa mga miyembro umano ng media na binigyan daw ng cash gift ng NGO ni Napoles, gaya ng iniulat ng Inquirer. Si GMA Network Consultant for Radio at 24 Horas Anchor Mike Enriquez, nakabilang sa pinangalanan, maring tinanggi na kakilala niya si Napoles o sino mang kaanak nito. Wala rin daw siyang natanggap na anumang halaga mula kay Napoles. Masa po kayo na hindi po kami matitinag dito sa mga pangyayari ito. Lalo lang namin paiigtingin ang pagbibigay sa inyo ng serbisyo totoo na mga balitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Sa isa namang pahayag, sinabi ng GMA Network na tinanggi na raw ni Ginoong Enriquez na tumanggap siya ng anumang regalo mula sa kumpanya ni Napoles o sa sino mang konektado rito. Wala raw nagko-corroborate sa alegasyon laban kay Enriquez, kaya wala raw dahilan para seryosohin ito ng GMA. Kaya si Enriquez na sa simulat sa pool ay nanindigan sa mataas na level ng professionalism, suportado raw ng GMA sa gitna ng mga walang basihang pagdadawit. Pinanggit din sa Inquirer Report ang news anchor na si Corina Sanchez. Pero sa pahayag ng ABS-CBN, sinabi nitong tinanggi ni Sanchez na nakatanggap siya ng anumang uri ng regalo mula kay Napoles o kinatawan. Paniwala raw ng ABS-CBN walang basihan ng aligasyon. Tinanggi rin ni TV5 News Head Lucy Cruz Valdez ang pagkakadawit ng kanyang pangalan sa ulat. Gayun din ang radio announcer na si Ray Pacheco. Simon Arroyo naman, umano'y nag-abot ng mga cash gift ni Napoles sa media, pinabulaanan din ang pagkakasama niya sa listahan ni Benher Loy. Ako si Ruth Cabal, ang inyong saksi.